Queen Elizabeth II na pumanaw sa edad na 96, ipinagluksa ng mundo. Pumanaw na sa edad na 96 si Queen Elizabeth II, ang longest reigning monarch ng United Kingdom. Bagay ito na yumanig sa buong mundo dahil sa pagwawakas umano ng isang mahabang era ng British monarchy rule. Hindi naman idetalye ang sanhin ng kanyang pagpanaw. Unang nagpalabas ng pahayag ang Buckingham Palace sa recommendation para sa mailalim sa medical supervision si Queen Elizabeth II. Mula rito, nakatutok na sa medical bulletin ang media. Sa Balmoral kung saan nanunuluyan ang reyna ay nagsidatingan ang apat niyang anak. Sumama si Prince William na lumipad sa Balmoral at si Prince Harry na nag-cancel ng speaking engagement sa London. Silang anak ng humaliling monarch na si King Charles III. Pasado alas 6 ng gabi sa UK, kinumpirma ng Buckingham Palace na pumanaw ang reyna Huwebes. Naging reyna si Queen Elizabeth II sa edad na 26 noong 1952 nang pumanaw sa sakit ang kanyang ama na si King George VI. Ayon sa Royal British historian na si Andrew Roberts, nang malagutan ng hininga ang reyna, tinawagan ng kanyang private secretary na si Edward Young ang prime minister na ngayon si Liz Truss. Matapos ito, pinaalam sa Privacy Council o Queen Advisors at sinundan ang official notification sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Nakahap-stop na ang lahat ng watawat sa government offices 10 minuto matapos ang announcement. Alinsunod sa Royal Protocol, si Tus ang unang nagbigay ng mensahe para sa publiko. "The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nations and to the world. Queen Elizabeth II, it was the rock on which modern Britain was built. Our monarchy has flourished under the reign of Anne Truss." Papalit sa reyna ang anak na si Prince Charles bilang bagong hari ng United Kingdom at 14 pang sovereign countries. Tatawagin siyang King Charles III. Dadalhin muna sa Hollywood Palace sa St. Giles Cathedral sa Edinburgh ang labi ng reyna bago ibalik sa Buckingham Palace bilang pagsunod sa tradisyon. Kabilang ang ilang Pinoy sa UK na nagluksa sa pagpanaw ng reyna gaya ni Sherilyn Cayabyab. Ang naiambag ng ating butihing reyna ay di matutumbasan ng salapi dahil pinagbigay niya ang pagsasama ng bansang Pilipinas at Inglaterra tulad ng pagbubukas ng magandang trabaho sa Filipino workers ani Cayabyab. Naiyak naman ang Pinay British nurse na si May Fersons na kilalang unang nagturok ng COVID-19 vaccine sa buong mundo. Personal na kita ni Fersons ang reyna nang tanggapin ang George Cross Award. Para kay Fersons, malaking karangalan ang umaigsi pero official na sandaling makasama niya ang namayapang reyna. Nagpaabot din ang kanilang pakikiramay ang mga world leader gaya ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing ipinakita ng reyna ang dignidad, pagkatapat at devotion sa isang tunay na maharlika para sa kanyang mga nasasakupan. Nakikiramay din ang ilan pang leader gaya ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Russian President Vladimir Putin, France President Emmanuel Macron at iba pa. Nakisa din sa kaladalamati si Pope Francis. Nakiramay din ng ilang Pinoy organization gaya ng Philippine Nurses Association sa UK. Nag-react din ng ilang personalidad gaya ni Bella Padilla at ang greatest Pinoy professional footballer na si Neil Ettenridge. Nakalatag na rin ang condolence operation London Bridge na may detalye, schedule at royal protocol kaugnay sa pagdalamhati at paglibing sa reyna. Kung nagusto nyo ang video ito, inaanyan ko kayo mag-subscribe, i-like, at thank you for watching.